Ngayong bakasyon, kung bibiyahe gamit ang sariling sasakyan, siguraduhin na kompleto ang lahat na dokumento na kailangan sa pagmamaneho ng sasakyan tulad ng driver's license at vehicle registration. Sa pagmamaneho, iwasan ang one-hand driving. Tiyakin na kontrolado mo ang sasakyan sa lahat ng panahon. Kung may kasamang mga bata, tiyakin na nakalock ang lahat ng pinto. Huwag gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. Huwag magmaneho kung ikaw ay nakainom, nahihilo o inaanto. Kung maaari, magsama ng isang extra driver. Kung malayo ang biyahe, kung bibiyahe sa gabi, siguraduhin gumagana ang headlights, signal lights at tail lights. At huwag kalilimutang magdala ng flashlight o emergency light. Para sa impormasyong kaagapay mo sa kaligtasan ng iyong sambahayan, ugaliing tumutok sa VL o Plan Sagip Buhay. Iwas panganib tips para sa ligtas na pamayanan. Broadcasting from the municipality of Cabacan in the province of Cotabato, this is the voice of an ISO-certified university. University of Southern Mindanao. DXVL 94.9. Cool FM. An affiliate of the state-run radio network. Philippine Broadcasting Service. PBS. At tipanan, tungod ng karabaw, sapat nga mapuslanan. Para sa mangunga, karabaw ang kabulig niya. Sa trabaho, kaupod niya sa uma. Sa pagputlak sa ngadlaw. Kayo ay nakikinig sa School on the Air on Dairy Buffalo Production. Padulong. Maalab na pagkakarabawan ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng gatasang kalabaw sa probinsya ng North Cotabato. Pamilya. Ako po ang inyong lingkod, Hannah Digyamad Pompong, Information Officer ng Agricultural Training Institute Region 12 na nakabase sa San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Isang panibagong umaga na puno ng pag-asa mga ka-agri-eskwela. Ito po ang ating School of the Air on Dairy Buffalo Production. Mga serye ng mga teknolohiya at impormasyon tungkol sa tama at wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng ating mga gatasang kalabaw. Ang School on the Air on Dairy Buffalo Production po ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Region 12, sa pamumuno ni Director Abdul Aydayaan at Assistant Center Director Dr. Jesse B. Beldia. Kasama din po natin sa pagpapatupad ng SOWA ang Philippine Carabao Center sa USM sa pangunguna ni Center Director Benjamin John Basilio. Sang Carabao makakwarta, adlaw-adlaw makabulik sa aton nga kinahanglan ilinun sang kabataan. Katuwang din po natin ang mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Cotabato sa pamamagitan ng mga city at municipal agriculturists ng Alameda, Midsayap at Pigkawayan. Ganon din po ang munisipyo ng Aliosan, President Rojas, Kidapawan, Mlang, Kabakan, Matalam at Makilala. Tayo po ay napapakinggan tuwing Miyerkules alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng 94.9 DXVL Cool FM USM. At live na live po tayo napapanood sa Facebook page ng Agricultural Training Institute Region 12 at Agri Tayo SOC Sergeant. At tunggit pa lang daon atong karabaw ang sapat nga mapos lalong kapuligsang katawan. Ayan, panibagong araw, panibagong SOWA, panibagong oportunidad po para tayo ay matuto. Kaya malugod po namin kayong tinatanggap dito sa ikatatlong episode ng ating SOWA on Dairy Buffalo Production, Maalab na Pagkakarabawan.
Ayan, yung mga gusto pong magpabati at magpa-shoutout, mag-comment lang po sa ating Facebook page. Ayan, may nanguna na sa ating mga manonood. Hello kay Ma'am Queen Hazel Janie mula sa Banisilan North, Cotabato. So kung matatandaan po natin, ano, last week ay sinimulan po natin ang formal na talakayan tungkol sa pag-aalaga ng gatasang kalabaw. So napag-usapan po natin ang industriya at potensyal ng pagkakarabaw dito sa ating bansa. So nakasama natin si Sir Benjamin John Basilio, si Sir Benji, ang Center Director ng PCC-USM. Alam ko, excited din po tayo ngayong araw para matuto sa pagkakalabawan. So mga gusto pong bumate, again, you can comment sa ating Facebook Live, Agricultural Training Institute Region 12. At yung mga nakikinig sa kanilang mga radio, pwede din po tayo mag-text sa ating text line 0969-0178-136. Again, that's 0969-0178-136. Ayan, nanunood si Sir Edgardo Katoto Sr. mula po sa Alameda. Good morning, watching from Rarardangan, Alameda North, Cotabato. So all the way from Alameda. Hello, Sir Edgardo. Also watching from Coronado City. Happy watching or happy episode 3 ating Kaagri mula kay Kaagri Marnil Del Monte. Again, yung mga hindi po naka-tune in sa ating Facebook Live, pwede po tayo mag-text sa 0969-0178-136. At huwag na po nating patagalin. Ayan, nabubulol na ako. Huwag na natin patagalin dahil alam ko excited po tayo sa topic natin for today. Isa sa mga exciting topics natin bilang nag-aalaga ng mga kalabaw, ano? Ayan, para po sa ating episode ngayong araw, nasa module na po tayo ng Forage Production and Management sa topic na, ayan, Forage Production and Management. Kasama po natin ang isa sa mga dairy buffalo farmers mula sa North Cotabato, particularly sa Mlang North Cotabato, si Sir Dominic Paclibar. Sir Dominic, sabi ni Sir Dominic, ang kanyang nickname ay Joy. So Sir Joy, batiin po natin yung ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating SOA on Dairy Buffalo Production. Hello and good morning to everyone. Magandang umaga sa mga nakikinig sa ating SOA or School on the Air dito sa DXVL-USM. Ako po si Dominic Paclibar, isang buffalo farmer ng Mlang North Cotabato. And ngayong araw, ako'y magdi-discuss ng forage production and establishment. Ayan, so Sir Joy, wag na po nating patagalin dahil I'm sure madami po kayong isi-share sa ating mga enrollees, no, sa ating 200 enrollees mula sa North Cotabato tungkol sa inyong personal experience on forage production and establishment. So simulan na po natin yung ating talakayan, Sir. Yes, Ma'am Hana. Unang-una, ang ating topic ngayon ay tungkol sa pagkain ng ating buffalo, yes, animals. Hindi kagaya ng manok at saka baboy na kung saan pwede nating bilihin lang sa palengke yung feeds, sir, ang pagkain. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Dito sa ruminant livestock, kailangan natin i-prepare, ano? Kailangan tayong it's either magtanim or maghanap ng area na kung saan pwede nating ipag-raise, no? Ilalagay natin doon ang ating animals para makakain ng mga damo. At hindi lang damo, kundi dapat rin natin malaman na anong importansya ng mga damong pinapakain natin sa ating mga, yes sir, mga dapat hayop. Yung mga masustansyang damo. Yes po. And to start with, kailangan nating i-identify ano ba ang kanin, yes, at saka ulam na para sa ating mga hayop. Mm-hmm. Okay. So, ang unang-una, yung ating tinatawag na kanin. Yes. No? Ito yung mga damo na mahahaba. Yung sword-like na leaves. No? Isang halimbawa is yung napier grass, yung
Citaria Splendida or mga mahahaba yung mga paragraphs, mga ganyan, no? At yung ulam naman ay yung malalapad na mga dahon. Mm-hmm. Ganun pala yun, sir, parang kumbaga sa tao, yung kanin yung staple food natin. Yes, so para sa mga kalabaw, yung para naman sa kanila yung mahahaba ang dahon. Yes, oo. So marami tayong examples ng mga kanin, ano? Like gamba grass, guinea grass. Medyo ano lang talaga yung ating ano rin kaalaman kasi meron tayong mga kumbaga na yung sa dialect, ano? Iba-ibang terms. Iba-ibang terms. Yes. Oo. So siguro naman yung ating mga ano ito nakikinig is very ano rin knowledgeable sa mga grasses na kanilang nakikita sa kapaligiran. So ganun lang ang kailangan talaga nating malaman na dapat ang pinapakain natin sa ating kalabaw is balanse rin. Hindi lang puro kanin. Meron din ulam. Tsaka kagaya ng tao, 'di ba? Pag puro kanin lang ang kinakain is iba rin yung kanyang paglaki. Yes, sir. No? Mm-hmm. So ang isa is we have to establish yung ating area kung saan dapat meron tayong pagkukunan ng mga pagkain ng ating animals all year round, no? Isang sikreto din yan na gusto kong ipaalam sa ating mga listeners is dapat yung ating pagkain is dapat everyday pare-pareha or yung consistent yung binibigay natin na pagkain sa ating animals. Bakit? Pag iba-iba ang kinakain ng ating animals, mahirap patabain yung ating animals. So, ibig sabihin, pag binigyan mo siya ng napier, see to it na enough yung napier natin all year round. Mm-hmm. Hindi pwedeng ngayon napier, bukas iba na naman. Day, iba naman, mm-hmm. Opo. Kasi ang metabolism ng ating mga animals, mas maganda kapag consistent yung kinakain nila. No? And kailangan natin na magbigay ng 15% na crude protein. O yun yung ulam. Ano? Yes, sir. Ihahalo natin sa kanin para kung sa tao naman, gagawin natin example yung tao, ano? Mas masarap ang kain pag masarap ang ulam. Diba? Mm-hmm. So, ganun din ang treatment natin sa ating mga animals na kailangan tayo mag-provide din ng high protein na ulam o yung mga examples niyan is kakawate leaf, sentro, and ano pa? Ano bang iba pang mga examples natin? Isa is meron tayong nakukuha rin pala na ano na industrial waste, no? Like yung mga spent grain galing sa beer. Pag gumagawa sila ng beer, meron silang industrial waste which is another good protein source for our animals. So basically, sir, yung ulam yung magiging source nila ng protein. So dapat 15% of yung ulam o yung mga malalapad ang dahon na mga damo. Yes, yes. And including yung ating protein source is coming from yung sa rice milling, di ba? May mga byproducts like darak. Yes. Rice bran. Yun yung pinaka-common, sir. Pwede rin natin gamitin as protein source. Mm-hmm. Pero at a very small amount, quantity. Kasi nga, ang ating animals are not kagaya ng ano ng baboy na may single stomach. Yung ating mga animals are ruminants, which has four stomachs, ano? Yes po. Kailangan talaga nila yung grasses o yung mga forage natin. So,
giving them high quantity of yung mga industrial products, masama rin, no? So a portion lang talaga, and that is about 15% of their nutritional requirement daily. Yun lang yung binibigay natin sa kanila. And how to establish our forage area, kailangan natin na malaman and identify yung kanilang yung mga tanim na present, ano, kasi sa pasture area meron tayong native pasture or the natural growing pasture. Nandiyan na yun siya paminsan na sa gilid ng ating mga farms. Actually, so, sir, ito yung pinaka-common, no, na source ng food ng mga yung mga small holder lang ng kalabaw na ano, yes. Yung kumbaga kung ano lang yung damo doon sa kanila, yun na rin yung kinakain ng ating mga animals. So, isang bagay na pwede nilang gawin is to improve that one. Mm-hmm. No? So, i-identify nila kung ano ang marami doon. Is it ulam or is it kanin? Pag medyong marami ang ulam, so kailangan nilang maglagay ng mga kanin na mga grasses. Okay. So, that's one. Ang isa naman, pag marami ang kanin, kailangan natin ng mga legumes, no? Yun yung source again ng ating ulam, no? Yung mga legumes. Dadagdag na naman nila dun sa natural growing pasture nila. And isa, which is pag cut and carry ang ginagamit mo na sistema sa farm mo, kailangan mo mag-cultivate ng improved forage talaga. So, one example is planting napier na grass, no? Monocropping. Itatanim mo talaga yung napier para ang source ng kanin ng ating kalabaw is bountiful, no? Marami. Marami. So, sa cut and carry na sistema, medyo ano lang siya, medyo laborious kaysa sa grazing. Yung grazing kasi dadalhin mo yung animal sa area, eh, ganun lang. But if you are applying yung sistema ng cut and carry, then it's either yung ating farmer ang gagawa nun earlier in the day, ika-cut niya and then i-chop and ibibigay dun sa ating mga animals na nakalagay sa mga koral. So, ang isang how to manage and maintain our grazing area. Ang natutunan natin na yung animals natin paminsan nagdudumi rin sa area, no? Yes po. Mm-hmm. So how to maintain a good grazing area is to also consider na meron tayong mga worms, no? Yung tawag dito, yung nakikita natin sa stomach ng ating mga animals. So we have to maintain it by eliminating also the worms present sa grazing area. Mm-hmm. And of course, gumagamit rin tayo ng mga dewormers para maging healthy rin yung ating animals. Mga animals. Yes po. So, ato ka. Atong karabaw, atong gid, at tipanan, tungod ng so, no, para siguro po mas ma-appreciate ng ating mga enrollees, sir, yung ating mga enrollees, ay bibigyan na lang po natin ng kopya ng presentation na para alam po nila yung mukha ng mga
ng mga grasses na kailangan nilang mag-grow. So, yung kopya po ng presentation na ihihingin muna namin mula sa Philippine Carabao Center, then ibibigay po natin sa ating mga coordinator sa LGU. And i-upload din po natin siya sa Drive at ibibigay natin yung link sa ating mga enrollees. Ayan sir, tuloy po tayo. Yes. Sa akin din, Miss Hannah, ang experience ko talaga at saka yung aking system sa aking farm is cut and carry. Mm. So, I have planted over 10 hectares para sa 25 buffaloes na ibinigay sa akin ng PCC. Now, so, that's 10 hectares of forage talaga, sir? Yes. Wow. Why? Kasi nung first year na na-receive namin yung ano, yung aming animals. Mm. Ano nangyari is nagkaroon ng dry spell. Mm, okay. So doon namin nakita na even yung 10 hectares na forage area namin is parang kukulangin sa aming animals. So doon din namin na-realize na kung meron tayong dry spell, ano ang mga dapat magiging magiging second option, no? Ano ang kukunin natin na pagkain para sa mga animals natin? Kasi ang napier na tinanim namin, pag dry season, mabagal din ang growth niya, no? Okay lang kung wet season, mabilis. In 45 days, pwede nating i-cut ang ating mga napier and ipakain. But during dry spell, especially yung mga El Nino time, ang ating napier is tumutubo. Pwede na nating makat siya after 60 days. 60 so, days. An additional of 25 days. Kapag dry. Na, pag dry season, na-extend yung pag-harvest natin ng napier. So, pag ganun ang ano, ang nangyari, kukulangin talaga yung ating source pag sapat lang yung tinanim natin na ano, na pagkain. So, what we did, nagkaroon kami ng buffer. Nagba-buffering kami sa mga areas para lang sa dry season. Mm-hmm. And hindi naman nasasayang yung buffer namin kasi pag overgrow siya, nabibenta namin as planting materials for other farmers na nangangailangan din. Mm-hmm. Yes, opo. So, since then, ganun talaga ang practice namin. Ang pagkain ng aming kalabaw is napier, and then nagsusource out kami ng banana peel, which is abundant dito sa ano, sa lugar natin, Northcote, no? Sir, sa Northcote. Marami tayong mga processors ng cardava na saging wherein waste na rin siya, no? Hindi namin ito binibili kundi kinukuha namin. Binibigay na lang ng ating mga yes, ano. Opo. Kinukuha na lang namin dun sa kanilang mga areas and pinaprocess namin, dinadagdagan namin ng vitamins and yung mga powder vitamins natin, dun namin nilalagay and then minimix namin and ibibigay namin sa mga animals. Yung processing nun, sir, hindi naman na complicated na, I mean, kaya lang din ng ating mga farmers yung yes, processing. Yes. Actually, meron akong kakilala din na ano, buffalo farmer dyan sa Makilala. Yung kanya naman, the whole banana fruit ang binibigay niya. Not just the peel. Yung ripe na, sir. Prutas talaga. Oo, yung buo. Kahit na hindi ripe. Ay, okay, I see. Opo. So, marami rin tayong mga ways na nakukuha na ganyan. Especially yung may mga nare-reject ng, ano, ng mga buyers. Opo. For example, may sakit. Yung, ang sakit niya, yung, sa amin kasi ang term is tibagnol. Opo. Nangingitim yung kanyang loob ng ano? Ng saging. Na saging. Opo. Yes. So, nare-reject. Tinatapon na lang yan. Eh, pwede naman nating ipakain sa ating mga animals. And it's a good source of protein also.
So, saan siya mabelong, sir? Sa ulam, sir? Or sa ulam, yes. Mm, definitely, okay. Ulam siya. Mm-hmm. Okay. And, ganun. Yun yung aming practice. At saka, meron kaming ina-add na industrial waste, which is coming from brewery. Sa mga breweries natin, meron tayong spent grain, ang term. Ito yung waste ng paggawa ng beer. Beer, opo. Ito'y fermented na mga grains na after na makuha nila yung ano, yung katas, eh tinatapon na rin. So ito naman medyo mahal lang nga, may presyo siya. Mm-hmm. Kasi binibenta na ng mga brewery companies. So ang ginagawa naman namin, nagbibigay kami pero in a small amount. Hindi naman sabihin natin na masyadong malaki. Mm-hmm. Opo. Kasi pag nagkukumpyuta ng ROI, di ba, kailangan nating ilista magkano lahat, yung expenses natin. Opo. And we make sure na yung expenses is minimal, no? Minimal sa ating production. Hindi kagaya ng yung pag production natin ng baboy, di ba? Mm-hmm. Meron talagang sapat, formulated talaga yung kanilang pagkain na yung farmer, pagdating ng bentahan, is merong ROI. Mm-hmm. So, the same din sa Carabao. Opo. Yung ating ginagastos, dapat mas mababa compared sa kinikita natin. No? Ayan, sir, baka po sa ating mga enrollees ay may mga nagtatanong, no, na kung saan ba pwedeng bumili ng mga planting materials para doon sa ating mga forage? Yes. Sa amin, meron sa Mlang, D&L Farm, yung aming farm. Nagbibenta kami ng ano, ng planting materials at 5 pesos per kilo. No? Okay. Ang source natin is galing sa Thailand, yan napier na yan. Ay, kasi, wow. Hindi yan yung kagaya ng mga napier natin dito sa ano, no, sa locality, which is matigas. May katigasan yung kanyang cane. Mm-hmm. Unlike yung patchong, ang tawag sa patchong. Yes. Tawag doon sa Thailand is patchong. Mas malambot siya, and then hindi nakakasugat yung kanyang blade ng dahon. Para sa ating mga ano, sir, no? For example, nagka-cut and carry tayo. Yes, opo. So, meron kaming available na planting materials doon. And also, you can see sa center natin, sa Philippine Carabao Center dito sa USM, meron din silang mga planting materials available. Ayan, it's getting more exciting yung ating topic. But before we proceed, batiin muna natin, sir, no, yung mga nagtitext sa ating text line. Good morning, ma'am, sir. Moreta C. Montenegro po. Nakikinig ng SOA DBP sa episode 3 from Alameda. Shout out sa Office of Agriculture, LGU Alameda, headed by Sir Edmundo Guleng at Livestock Coordinator, ma'am Jocelyn Ragonton. Ayan, we also have messages or comments dito sa ating Facebook Live. Batiin natin dahil kanina pa sila nagpapa-shout out. Good morning po, watching from MAFC of Pagalungan, Maguindanao, Alfata Khalid. Ayan, watching from Guangan, Makilala, Marian Bangkil. Good morning po, watching from Barangay Guangan, Makilala, again, Sir Dominador Pitugo Jr. And we also have... Hello po, nakikinig po kami ngayon from President Rojas. Kasama ko po ngayon Gina Odani. Magandang umaga po from Ma'am Ruby Failago. Ayan, si Ma'am Ruby at talagang suki ng ating Facebook Live. Watching from Makilala, good morning Ma'am Helen Langamon Aguhob. Good morning po si Andrea Anolga na taga-Bao Alameda, member ng Buffalo Production. Hello Ma'am Andrea. Thank you po for watching our Facebook Live. Morning, sir and ma'am. This is Mylene Datuin from Barangay Bao, Alameda, Cotabato. May mga viewers din po tayo, sir, mula sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. I'm sure
interested din ito sila sa Buffalo Production. Good morning, watching from Maluayon, Makilala, Mama Charlene Alquires. And sir, before we proceed siguro sa ating discussion, magkakaroon lang tayo ng quick break para sa ating ilan sa ating mga paalala. Sa Carabao, mapuslan mo na, may kwarta pa! Mga ka-agri, alam niyo na ba ang tungkol sa Province-led Agriculture and Fisheries Extension System o PAFES? Ang PAFES ay binuo upang gawing sentro ang probinsya sa paghahatid ng extension services sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Sa pamamagitan nito, inaasahan na mas maisasaayos ang mga plano at programa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang local government units, national government agencies, state universities and colleges, at mga pribadong sektor para sa mga magsasaka at mangingisda. Ito rin ay bilang paghahanda sa implementasyon ng Mandanas-Garcia ruling kung saan mas gagawing lokal ang pondo at ang mga plano para sa agrikultura. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa PAFES, maaaring bumisita sa pinakamalapit na Office of the Provincial, City o Municipal Agriculturist o mag-text sa 0920-946-2474. Ang impormasyon ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute o ATI Region 12. Nagbabantana naman ang sakit na bird flu sa ating lugar. Kailangang mapigilan ang paglaganap nito. Narito ang mga dapat gawin upang maprotektahan ang inyong mga alagang itik, pato at manok. Una, panatilihing malinis ang kanilang tirahan. Maghugas ng kamay at i-disinfect ang mga kagamitan, mapadamit, bota, egg tray o pinapagkainan ng inyong mga alaga. Iwasan muna ang pagpapahiram ng mga kagamitan. Pangalawa, panatilihing isara ang bakuran o kulungan ng inyong mga alaga at huwag basta-bastang magpapasok ng mga bisita o ligaw na hayop sa loob. Maging mapili din sa pagbili ng inyong mga alagang hayop. Pangatlo, importante rin na maging masuri at obserbahan ang inyong mga alaga araw-araw pati na sa kanilang iniinom at kinakain. Pang-apat, gawin ang tamang disposal o pagtatapon ng mga basura, dumi, at patay na mga hayop upang mapanatili ang kalinisan sa inyong mga kulungan. Sundin ang inyong biosecurity plan upang paglaganap ng bird flu ating mapigilan. Ang paalalang ito ay atin sa inyo ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute Region 12 at nang hindi lang ito. Mare, ang mahal na mga bilihin gulay ngayon. Naku, oo nga, Mare. Buti na lang napapakinabangan ko mga bakanting container sa bahay. Anong ibig mong sabihin, Mare? Urban gardening, Mare. Nakakapagtanim ako at nakapag-harvest na rin ng mga sariwang gulay. Paano naman yun? Eh, maliit lang ang espasyo natin dito. Simple lang, Mare. Una, butasan ang mga bakanting container na tataniman at lagyan ito ng pinaghalong garden soil at compost sa kamagpunla. Dahan-dahan lamang ang pagdidilig habang maliliit pa ang mga gulay. Sa paabono naman, Mare, pwedeng gamitin ang mga nalantang dahon kung walang animal manure. At para maiwasan ang mga peste, panatilihing malinis ang garden. At Mare, ang marigold at kamatis ay pwedeng gawing insect repellent plant. Salamat, Mare. Makakatipid na ako nito. Masisiguro ko pang safe, fresh at nutritious ang mga gulay mula sa aming bakuran. Sariwang gulay ay abot kamay sa Urban Gardening, isang paglilingkod bayan ng Agricultural Training Institute, Region 12. Dahil laganap ang African Swine Fever o ASF sa ating bansa, tandaan lamang ang biik tips upang makontrol ang pagkalat nito. B. Bawal ang paglalabas ng baboy at mga produktong baboy galing sa mga lugar na may kaso ng ASF. I. Iwasan ang pagbibigay ng karneng baboy o lamaw. I. Ipagbigay alam sa pinakamalapit na agriculture office ang pagkakasakit o pagkamatay ng mga alagang baboy. K. Kaukulang parusa ang naghihintay sa mga susuway sa mga patnubay na ito. Pagdating sa pagsupo sa ASF, tandaan lamang ang biik tips na ito. Mamamayan ay ating hikayatin, ASF, ating supuin. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Region 12, Provincial Veterinary Office at ng himpilang ito. Mare, narinig mo na ba? Kailangan nating mag-ingat sa bantang dulot ng African Swine Fever. Aba pare, ano yan? Yan ang sakit ng baboy sa ngayon na maaaring ikamamatay ng mga alaga mo. Kaya nga ako pumunta sa iyo upang maabisuhan ka. Salamat pare, ano bang dapat kong gawin ngayon? Dahil kasi sa ASF, Mare, maaaring magkaroon ng outbreak at maawaan ang mga alagang baboy dito sa atin. Kapag magiging ASF positive ang mga alaga mo, mabilis itong kumalat. Kaya sa ngayon, ang pinakamain na mong gawin ay iwasan talaga ang pagpapakain ng kaning baboy. Eh wag naman ganun. Mas magastos pag ganyan, Pare.
Mas magiging magastos, Mare, kapag di natin sinunod ang mga payo ng mga eksperto. Narinig ko nga, Mare, sa isang pagpupulong eh, na maaaring merong contamination kapag parati nating pinapakain ng kaning baboy ang ating mga alaga. Totoo ka, Pare? Paano mangyayari yan? Kasi maaaring ang kaning baboy ay may mga karneng kontaminado na ng ASF. Sige, Pare. Salamat sa impormasyon. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rion 12. Ayan, tayo po ay nagbabalik dito sa ikatatlong episode ng ating SOA on Dairy Buffalo Productions. Kasama pa rin po natin ang ating Dairy Buffalo Farmer mula sa Mulang, North Cotabato, Sir Dominic Paclibar. Ang topic po natin for today ay ang forage production and management. Sir Dominic, ituloy na po natin ang ating talakayan. Yes po. Gusto ko lang i-emphasize bakit yung Napier binibigyan natin ng importansya. Mm-hmm. Kasi staple food nga ng ating kalabaw yung ganitong klaseng damo. Grass, mm-hmm. damo. So sa aming experience, ang Napier, pag maganda ang magiging maganda ang kanyang tubo pag maganda rin pagka-prepare ng lupa natin. Mm-hmm. So, kagaya ng tubo, ganun din ang proseso kung paano natin itanim yung ating Napier. Planting material. I would suggest na yung ginamit namin is 1 meter apart ang row natin, mm-hmm. para mabigyan ng sapat na area yung plantlets natin na magtubo ng malalaki, no? Kasi pag pinaikli mo yung distance of planting, mm-hmm. ang mangyayari masyadong crowded, so ang lumalabas na bagong sibol na na plantlet is maliliit na. Opo. And wala tayong area kung saan pwede siyang alagaan ng maayos, like araruhin mo uli after ng harvest mo para matabunan yung kanyang yung tanim mismo kung saan mo kinuha yung cane ng Napier, matatabunan. So once na lumabas ulit sa lupa, malalaki ang kanyang cane. So ganun ang nangyayari sa aming farm, and naglalagay rin kami ng inputs kagaya ng fertilizer. Ang problema lang natin ngayon medyo may kamahalan. Mahal. May kamahalan na yung ating mga inputs. Yes, sir. And we do encourage naman na instead of yung ating mga inputs like 2100 ang ilalagay natin, pwede naman tayong gumamit ng ating carabao manure. Mm-hmm. No? Maganda rin ang tubo ng ating Napier pag mataas yung organic fertilizer ang nailalagay sa lupa. Nakita namin na ma-attain naman ng 1 hectare land na 45 tons. Oh yes, 45 tons per harvest ng isang 1 hectare land na tinaniman natin ng ating forage. So don't be discouraged kung wala tayong mailagay na inputs. Kasi meron naman tayong napoproduce na manure na pwede naman nating gagamitin as fertilizer ng ating forage area. At and aside sa row, yung distance of planting per plant or plant hill, magiging instead na term sa patdan, yung sa amin sa Ilonggo is patdan eh, mm-hmm. yung cane points, hindi namin ginagamit yung
yung planting material as skin points, kundi buong planting material, kung gaano kahaba yung makuha namin na planting material sa source, is yun mismo ang itinatanim. So hindi na natin kailangan i-cut. Ina-adjust. Oo. Diretso na natin ilalagay dun sa row, tapos tatabunan, manipis lang. Huwag niyong masyadong tabunan ang atakpan yung planting material para mas madali siyang lumabas tsaka makatubo. Siguro after ng after na makalabas yung ating plantlets, dun na yung time na pwede nating i-farrow para mas maganda ang establishment ng kanyang root system, no? So nagiging malaki yung ating plants, which in return nakakabigay naman ng malaking source ng pagkain ng ating mga kalabaw. So pag maganda ang weather, ang nap year natin is mabilis ma-harvest. In only 45 days, pwede na tayong mag-harvest. Siguro nasa, ang height niyan is lampas tao. No? Ang height. So, even yung kanyang cane, yung hard part, yung medyo matigas na portion, sir, ng tanim, kinakain pa din yun ng ating mga kalabaw, kinakain, sir? Pa rin ng ating mga kalabaw, kasi nga unlike yung native na napier, mas matigas yung native na napier. This is softer. Yes. Oo. So, at saka pag ano naman, madidiscuss ito sa future na mga discussions na dito sa SOA, is yung paggawa ng ng ano, silage, no? Opo. Even pag matigas yung ating mga tanim na nahaharvest, pagdating sa silage, lumalambot yan. Mas masarap kainin ng ating mga animals yung na prepare natin na silage. Sa Carabao, mapuslan mo na, may kwarta pa! Ayan, no? Mapuslan mo na, may kwarta ka pa. Talagang may pera sa pagkakarabawan, Sir Dominic. Yes po. So may mga i-discuss ka pa pong information, sir, sa ating mga enrollees? Isa na lang siguro yung pag nag-establish tayo ng ating napier forage area, huwag natin papasukan ng ating mga animals, kasi once na tumutubo na siya, maaapakan lang yan ng mga kalabaw natin. So ang napier na plantation should be a cut and carry na ano, na sistema. Hindi siya pwede pang grazing kasi namamatay yung ating plants. So ayan po, no, yung ating discussion on forage production and management. Ang diniscuss po sa atin ni Sir Dominic Paclibar ay base po sa kanilang management sa kanilang farm, which is the DNL Farm, located in Mlang, North Cotabato. Sir, anong barangay po ito, sir? Nasa Sangat po. Sangat, Mlang, North Cotabato. So, kung interesado po tayong bumili ng mga planting materials ng iba't ibang forage or isang klaseng ano lang doon, sir? Napier lang. Napier lang, okay. So, kung gusto po nating bumili, no, ng mga planting materials, available po sa kanilang farm sa DNL Farm sa Sangat, Mlang, North Cotabato. Pagka mapuslanon, kabulig sa
So ayan, may mga katanungan pa po sa ating mga enrollees dyan. May mga gusto po tayong itanong pa sa ating resource person. Mag-text lang po sa 0969-0178-136 or mag-comment po sa ating Facebook Live Agricultural Training Institute Region 12 at AgriTayo Soc Sergeant. Mga katigulangan ang produkto. So ayan, napag-alaman po natin mula kay Sir Dominic na katulad ng tao, ang ating mga alagang kalabaw ay nangangailangan din ng kanin at ulam, no? So yung kanilang pagkain ay may kanin, may ulam. So kadalasan sa kanin na mga damo po ay yun yung mga mahahaba ang dahon, no? Katulad nung sabi ni Sir Dominic kanina, example po nito ay yung mga napier grass, yung gamba, Guinea grass. Tama ba yun, sir? Opo. So, ito po, para po makita ninyo, no, yung mukha or pictures ng mga grasses na ito, magbibigay po kami ng presentation sa ating mga SOA coordinators para po mabigyan kayo ng kopya if gusto po ninyo makita, no, yung mukha nitong mga grasses na ito. And pwede din po tayong bumisita, no, sa kanilang farm, sa DNL Farm sa Mlang North Cotabato. And yung ulam naman na mga damo para sa ating mga alagang kalabaw, no, ayun yung mga malalapad ang dahon na usually source ng ating protein, tama ba, sir? No? Yes. So dapat ay maka 15% of their meal yung ano na, yung composition ng ating ulam. And isa pa sa in-emphasize kanina ni Sir Dominic ay dapat yung food or yung kinoconsume ng ating mga alagang kalabaw ay consistent, no? Dapat pare-pareho, kung kaya natin, dapat may kaya natin silang bigyan ng the same pagkain for all year round. Tama ba, sir? Ano nga yung rason nun, sir? Pa, bakit kailangang same yung kinakain ng ating mga alagang kalabaw? Kasi ang stomach ng ating ano, ng animals, mm-hmm, hindi pa bago-bago. So meaning, ang growth ng villi or yung nag-a-absorb ng kanilang nutrition sa pagkain is maganda ang tubo, mm-hmm, rin. So, pag consistent yung pagkain, hindi siya dumadaan sa, paminsan meron tayong mga magkakaroon ng diarrhea or yes, yung po. Pagtatay. Nanibago at, yung chan nila, sir. Nanibago, mm-hmm, yung chan nila. So, pag hindi nanibago, meaning you expect na magiging stable yung kain nila and mas madali silang patabain. Ayan, so para siguro sa mga tao, dapat iba-iba yung kinakain natin, ano, para hindi tayo mabilis tumaba. So sa mga nagda-diet dyan, alam na natin yung kailangan gawin. So again, magbibigay po tayo ng presentation, no, sa ating mga municipal coordinators para po mabigyan natin yung ating mga enrollees. Wala ka reklamo, bisan ano ka bugat, basta mlagsang pamilya iya mahata. So yun, nagbigay din si sir ng mga tips kanina, no, na katulad na sa forage establishment. So iti-check muna natin kung ano yung available na damo doon sa area kung saan tayo mag-establish ng ating forage area, no, para kung alin ang mas madami, like for example, mas madami yung kanin, no, na source or kanin na damo. So, maglalagay tayo ng pang-ulam naman nila, no, para balance yung pagkain ng ating mga kalabaw. Ayan, may mga nag-comment pa sa ating Facebook Live. Good morning, nakikinig po kami from Bao, Alameda. Pa-shoutout po, Hazel Elardo, Rachel Casas, Eva Elardo, and Rosana Abestano. Ayan, nagpa-check attendance si na Ma'am Hazel Elardo. Hello po dyan sa inyo sa Alameda, North Cotabato. Morning po, watching from Luwayon, Makilala, Ma'am Elvira Mohong. Sir, may question po tayo dito mula kay Ma'am Maylene Datuin. Sir, ask ko lang, pila kabulan bago mo siya makumpayan? This is na pier grass siguro, sir. Yes, 45 days. Mm-hmm. Pwede na. Lagpas tao, pwede na.
So ayan, Ma'am Maylene, na no, 45 days pwede na natin makumpayan yung ating na-pear grass. Anong basehan ng tao, sir, katulad namin or yung mga matatangkad na tao? Sige, ano, 5 feet na lang. 5 feet, pwede na po makumpayan, Ma'am Maylene. No? So kung gusto niyo pong bumili ng planting material, may available po sina Sir Dominic sa DNL Farm. Ayan, Sir Dominic, alam ko hindi ito yung last time na makakasama ka namin sa SOA na ito. Pero for now, ano muna yung mensahe natin sa ating mga enrollees na talagang interested din mag-venture into buffalo production? Carabao, mapuslan na. Sa akin, ano, gusto ko lang i-encourage yung ating mga Carabao farmers na itong gatas ng Carabao is naiiba. No? Mm-hmm. Ito ay bagong industriya na pinipresent ng ating gobyerno ngayon sa atin dito, hindi na ito yung traditional, no? Yes, na draft animal, kundi ito'y nagbibigay ng pagkain sa ating mga kabataan, not only ang mga kabataan, kundi sa atin lahat. So, ina-encourage ko kayo na suportahan, no? Suportahan at maging part ng Carabao industry, milk Carabao industry, kasi itong industriya na ito bago pa lang, and alam namin na sa akin, no, sa experience ko, malaki ang future ng milk production. Wow. Dito sa ating lugar. Ayan, thank you so much, Sir Dominic Paklibar, ang ating Dairy Buffalo Farmer mula po sa Malang North Cotabato. Abangan po natin si Sir Dominic sa mga susunod pa po nating episodes dito sa ating SOA on Dairy Buffalo Production, Maalab na Pagkakarabawan. Ayan, we hope na marami po tayo natutunan today dahil katulad po nating mga tao, ano, itong ating mga alagang kalabaw ay nangangailangan ng pagkain. No? We should provide food for them na yung tama at saktong pagkain para sa kanila, para mas mabilis ang kanilang paglaki at mas quality yung maibibigay nilang gatas para sa ating lahat. Atong Carabao, ang sapat ka mapuslan. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating mga SOA coordinators mula po sa iba't ibang panig ng North Cotabato, mula sa Alameda, Midsaya, Pigkawayan, Alyosan, President Rojas, Kidapawan City, Mlang, Kabakan, Matalam, and Makilala for helping us po para maipatupad natin ang ating School on the Air on Dairy Buffalo Production. Yeah. And of course, sa ating partner agency, the Philippine Carabao Center dito po sa University of Southern Mindanao. Na alam po namin ay nasa maitong po sila today for a launching of another project na, no, sir, sa nandun din po yung aming assistant director ngayong araw, si Sir Jesse Beldia. Wala na po tayong sapat na oras. Maraming salamat po sa lahat na nakinig at nanood sa ating episode for today. Please like and follow our Facebook page and our social media accounts. For Facebook, it's Agricultural Training Institute Region 12. For Instagram and Twitter, it's ATI or at ATIRTC12. Pwede ninyo rin pong subukan yung aming mga online courses, aming e-learning courses. Just visit www.e-extension.gov.ph. That's www.e-extension.gov.ph. Kung may mga katanungan pa po tayo, mag-text lang po tayo sa 0969-0178136. 0969-0178136. At sasagutin po namin, ano, yung inyong mga katanungan sa tulong po ng ating mga experts mula sa Philippine Carabao Center. Happy, happy birthday sa mga nagsa-celebrate ng kanilang mga birthday this week. Nawa po ay matupad ang ating mga birthday wishes. Sa ngalan po ng aming National Director, Dr. Rosana Mula, Assistant Center Director or OIC Assistant Director ng ATI Central Office, Ma'am Antonieta Arceo, DARFO 12 OIC Regional Executive Director, Sir Dennis R. Arpia, Center Director ng ATI 12, the very supportive Sir Abdul Aydayaan, and our Assistant Center Director, Dr. Jesse Beldia. Maraming salamat din po sa 94.9 DXVLFM sa pagtulong sa atin para maisakatuparan ang ating SOA on Dairy Buffalo Production.
sa pag... Abangan sa susunod na episode natin, no? That's June pa ba? Ayan, abangan sa June 29, makakasama po natin si Dr. Virgilio Lopez mula sa Philippine Carabao Center upang ituloy yung ating discussion on forage and the feed resources for dairy buffaloes. Hanggang sa muling episode, ako po si Hannah Digyamad Pompong na nag-iiwan ng isang magandang umaga sa ating lahat. Lagi't-lagi tayo maging maalab sa pagkakarabawan tungo sa isang masaganang ani at mataas na kita. Kaliputan, wala gariklamo, bisan ano kabugat, basta'm lagsang pamilya iya mahata.